Nandito ko ngayon sa harapan ng bagong gayong bahay. So, ipapakita namin sa inyo yung bahay na to. So, kung nakikita nyo, ganyan yung itsura niya. So, medyo malaki yung balcony. Ito yung upload ko last time na skeleton lang muna. Tapos ngayon, ito na. Tapos na siya. Maganda ba tingnan? Siya nga pala si Nini. Ang partner ko sa pagluluto. In the future, magluluto kami ng iba't ibang kutahi. Abangan nyo yung mga upload namin na video after sa mga video na to. Mag-upload kami ng mga pagkain. So, masasarap na mga pagkain. Para pwede pang pinta, pwede pang okasyon. So, abangan nyo na susunod yung video namin na pagkain. Kung pwede, subscribe kayo sa channel namin para ma-update kayo sa mga bagong post. So, ito tour ko kayo sa bahay na to. Maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa amin. At saka, yung nag-like, thank you po. Itong bahay na to para sa mama at papa ko. Kasi gusto sila lagi nakatira sa maliliit na bahay ko. Pero, pinagbigyan namin yung gusto naming gawin na makatira sila sa magandang bahay. Shout out nga pala sa mga nakakakilala kay Celia. Celia. No, basing asal. Mami. Asang disco present. Mami. Nini. Asang Roman present. Palobo. Palobo. Kaya pakita namin sa inyo yung ano yung nasa loob ng bahay. Special thanks nga pala sa hubby ko for supporting me to build this house for my mama and papa. So, tara, view ko kayo sa bagong gawang bahay namin. Ito, papasukin na natin tong bagong gawa na bahay. Dito tayo sa labas, hindi pa tapos yung sa labas. Itong bahay na to nasa may highway. So, walang masyadong kapitbahay. Ayan. Yung bahay ganyan. Andiyan na yun si Papa, nakaupo sa labas ng balcony. So, pakita ko sa inyo yung simpleng bahay at simpleng mga nakatira. Alam mo pa dulong. So ito yung ano, yung style ng ano, yung balcony namin. So ganyan. So gumagamit kami ng puro bamboo. So yan. So, maliit lang siya na bahay, pero malaki yung linisin sa loob. So, ganyan yung bubong sa taas. Saan ko patutingnan na makikita nyo yung style sa taas ng bubong. Yung ganyan pa style. Yan. So, ganyan. So, simple lang yung pagkalagay ng bubong. So, tingnan natin sa loob. Maliit yung nasa loob, pero malaki yung lilinisin. Yan. So, ito yung balcony. So, ito yung balcony. Yan, gawa ng, anong tinatawag nito? Bamboo mata. Mata parang ano, mata-mata. So, ito mahogani to. Mahogani. So, ganyan. Double siya. Double walling. Double walling yung ano, yung bamboo. Instead of using metals, bamboo yung ginagamit para fresh at saka native look. Look. So, yan. Dito tayo sa gilid. So, yan. Baka marami namang magko-comment sa inyo na yung
doors namin nakaharap na naman sa isa't isa. Ano ba talaga ibig sabihin pag nakaharap sa isa't isa? May ano ba talaga may ibig sabihin? Hindi ko alam. Yan. So, yung sa taas, semento yan. Pero, pinipinta pa rin ng ano, nilalagyan ng parang ganito. Yan. Parang wooden style na paint. So, yan. So, may dalawa siyang bedroom. So, yan. Ito yung ano, dito tayo pa, punta tayo sa loob. So, sa labas, merong maliit na, ano bang tawag ito? Hindi pa tapos yung ano namin, yung fence. So, kinukunan ko na lang ito ng ano ngayon, video, para matapos na. Yan. So, ganyan yung ano, yung nasa harap. May malaking glass door. May lolo. May lolo. May papa. Papa! Hello! Istorya sa pa? Istorya ba? Papa, may papa. 88 years old. Still very healthy. May papa. Istorya pa. Ang sabi ng istorya. Ha? Busta. English. English. Tagalog. Papa, naka-wig. Upaw na si Papa. Pero ang naong, oh, mistiso. So, naderita. Ah, ano na siya ka, ganito ka, ano yung sa balcony. Yan, kung nakikita nyo sa previous na video ko, yung skeleton pa lang siya. Ganito na yung sa ano, sa balcony na nakikita nyo. So yan, para kung magparty-party. Hindi. Para kung magparty-party kayo, maluwag yung ano sa labas. Hindi na magamit yung sa loob. Yan. So, dito tayo sa may gilid na balcony. So, ito yung side window. At saka yung, ayan, pinakita ko na ito dati sa ano, skeleton na video ko. Yan. So, ang ganda ng ano, diba, ng paggagawa ng ano, ng, ano ba tawag nito? Yan. Hindi pa talaga siya tapos yung paglilinis. Ayan sa likod. Yan yung para doon mag-garden yung mama ko. Yung papa ko hindi na makagarden, hindi na makalakad. So, dyan sila maglagay ng mga konting hayupan. Hindi pa talaga malinis kasi katatapos lang ng bahay. O nga pala, yung presyo ng bahay, yung ano, yung nagastos namin. Ano siya? Sa bahay lang, nasa 1.5M tayo. Yan lang yung budget. Tapos, yung 1.5M, yun na yung ano, lahat-lahat na dito sa loob. Walang kasali yung lupa. Mas mahal yung lupa pag nasa highway. So, pag nasa probinsya kasi kami, tapos highway. So, ayan. Kaya mahal. So, pupunta tayo sa loob ng bahay. Hindi pa siya tapos, pero pwede naman nating tingnan. Papa! Storya po pa. Storya. Tara! Yan, maliit lang. Dito tayo sa may corner. So, ito yung pagpasok mo. Tingnan nyo yung ano, yung sa labas. Nilagyan ko na lang ng cortina para hindi makita sa labas yung sa loob. Ayan. Sa loob ito. Ito yung ano, yung wall.
semento. Tapos sa labas, ganun pa rin, gaya ng bahay kubo ko. Nilagyan ko lang ng amakan, yung bamboo amakan para ayan, unique tingnan. Yun ko, maliit na TV ni Papa. Diyan siya, ano, kakanta-kanta. So, ito yung first bedroom. Ito yung sinabi ko sa inyo na yung, ano, yung doors niya nakaharap na naman sa isa't isa. Hindi namin namalayan na ganun pala. Nakaharap na naman. Ano ba talaga yung kahulugan pag ano bang mangyayari pag nakaharap? So, ayan, maliit na bedroom para nila mama, papa. Good for two. Tapos, ito yung toilet nila. Nilagyan na namin ng, ano, ng bathroom para, nilagyan na namin ng bathroom para, ano, para mas madali pa kay papa na, ano, gamit ng CR. Tapos, ayan nga, nakaharap talaga yung, ano, ito, lalabas tayo sa balcony. So, andito na naman tayo sa gilid ng balcony. Yung ginawa kong balcony dito sa labas, ito ay para hindi na sila dadaan doon sa harap para kung gusto nilang magpaano dito, magtambay dito sa may gilid. So, mas madali silang makalabas at saka exit na rin. So, pa ganyan, pasok. Sana walang masasamang mangyari sa ganitong door namin na nakaharap na naman. Gaya sa bahay kubo. Sinsya na, hindi ko na replyan yung mga comment nyo sa bahay kubo, busy lang buhay. Busy ang buhay, hindi ko talaga maisa-isa ng reply. Tapos ito yung common bathroom. Same pa rin sa yun sa my master bedroom. Yan. Yan. So, yan yung ano niya, walling. So, sana naman tayo. Ayan. So, sa ano dito, pag dito kayo sa living area, yan ang makikita nyo, dalawang bedrooms, tapos nakaharap yung door sa isa't isa. Ayan. Marami na naman sa inyo magagalit o mambash. Nakikilatik nakaharap, bahala na kayo, magalit kayo. Hindi naman namin kontrolado yung ano, kasi busy ang buhay. Hindi namin namalayan na nakaharap na pala yung ano. Dito tayo sa kabilang bedroom. Ito yung bedroom na tatambayan ko lang kung sakaling bibisita ako kina mama, papa. Ito, wala pa siyang ano, wala pa siyang bed. So, ito yung maliit na bedroom din. So, lalabas na naman ako sa balcony. So, kung talagang bad talaga yung ano yan, nakaharap na door, pwede naman namin isara to dito sa gitna, dito lagyan namin ng walling para lagyan na lang ng walk-in closet in the future. Sa ngayon, ganyan na muna, wala nang budget. Ayan. Okay. So, dito tayo sa pangatlong bedroom. Ito yung bedroom na ano, na bedroom na pang ano, pang ano yung bantay nila mama, kung sino yung magbantay. Meron siyang maliit na bed dyan. Sila yung kasama ni mama. Tapos may exit door din tayo palabas. Yan. May exit door tayo palabas sa ano, palabas sa likod. Ayan, tingnan nyo ang lalim, diba? Kasi pag nakaano yan, septic tank. Ano kasi, yung maliit na septic tank, temporary yun. Ito yung malaki, yung pang labahan, pang ano, galing sa pang hugas ng mga pinggan. Tapos ano, ayan, nakahang talaga tong bahay na to. Kasi pag sundin mo yung lupa, hindi siya fresh. Kasi yung lupa niya hindi ko alam kung paano sa Tagalog. So, yan. It's dangerous. So, sara natin. So, ito. So, tapos na tayo sa maliit na bedroom. Ito yung dining table.
Yan, maliit na dining table. Tapos yung kitchen, hindi pa tapos. Yan yung kitchen, maliit lang. Para lang na mama, papa. Yan, hindi pa siya tapos. So, ayan. Ganyan lang. Yung simpleng bahay. Ito na naman, may door na naman dito palabas ng ano ng kusina na nakaharap na naman sa door ng common bathroom. So ayan, tatlong pairs na. Hala. So dito tayo palabas tayo sa may kusina, exit na naman 'to. So ayan, nilagyan pa rin namin ng bamboo mata. Ayan. So may pa-exit tayo dito, parang ganoon. Yan. So, ganun pa rin sa taas. Nakapinta yung ganun. Pero yung mama ko hindi nagustuhan yung ano, yung pagtira dito. Kasi wala daw ang kapitbahay. Iba tong mama ko. So, yan yung maliit na living area. Yan. So, yan yung maliit na living area. Ginanyan lang namin kasi may ano si Papa, may para mas madali kay Papa magkalakad. Hindi na ako nag-English kasi mahirap mag-English. Baka mabash pa tayo pag marunong grammar tayo. Tagalog na lang kahit hindi ako masyado marunong mag-Tagalog. At least maintindihan nyo naman. So, ayan. Yun lang. Yun lang lahat-lahat na napakita ko. So, kung dito tayo sa may gilid ng balkoni sa likod. Ayan. So, dito tayo sa may gilid ng balkoni. Ganyan na makikita nyo. Mas malaki pa rin. So, yun yung bodega namin. Hindi pa natanggal yung bodega. So, di ba fresh? Sa gabi dito, nako, napaka-fresh dito sa gabi. Kasi, nakahang yung bahay eh. Flat lang siya, pero nakahang. Okay lang, yun lang. So, eto ya pala yung kulom namin. Semento. Semento to. Pininturahan lang ng ano. Ng ganun pa rin. So, yan. Yan na. Papa. Yan. Oh, yeah, dito tayo sa may gilid sa kabila. Kung anong meron dito. Oh, yeah, maliit na ano bahay ng iro namin. Iro aso. Ayan. So yun yung ano padaan sa kusina. So ito yung bamboo. So yes, yeah, naka-double rolling talaga siya. Oh. Yung ganun. So ang ginawa nila, naka-screw yung ano, yung mahogani na kahoy sa may kulom, nakapasok to dito kunti, tapos ini-screw nila ng ano, ng metal dito. Tapos, yan. Meron din ditong metal. Yan, lahat yan may metal para nakahawak yung ano, nakahang siya pero strong ba? Hindi siya ano. Yan. So, double walling talaga siya. Papa! Oh, storya po. Chaman. So, diba? Para sa akin, ganda tingnan ng ano, ng railing sa balkoni. Kasi, malinis tingnan. Hindi ka na mag, ano, maglagay ng mga metal dyan. Pwede pa siyang upuan. Ayan. Pwede siyang upuan. Makaupo ka ng ilang tao dito kung may party-party. Yan, upo tayo. Ganun. Upo tayo makita. Ganun. Na. Ano lang. Okay. So, amakan. Natural varnish lang nilagay namin para makita talaga yung ano niya. Yung yan, cement rin sa loob. Makita talaga yung ano niya, yung beauty. Then, yung tiles.
Eh, marami to sa ano, makikita nyo sa hardware. Ah, si mama. Wala na pala si mama sa video. Wala na, bye-bye. Yan lang lahat-lahat. So I hope you like and subscribe for today's video. This is my grandma's and grandpa's house. This is my companion, Jan Lawrence, my son, 13 years old. Jan Lawrence. Actually, he's the one that influenced me how to do a vlog. So, siya yung nagturo sa akin paano mag-vlog. So, I started with cooking food. Maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa amin. At saka, yung nag-like, thank you po.